Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rebby. Taong 1980, Buena Vista, Occidental Mindoro. Kakauwi lang ni Tito Rebby sa Mindoro. Nagtrabaho kasi siya noon sa Maynila at inabot din siya ng ilang taon sa pagbabaka sakaling magkakaroon siya roon ng malaking oportunidad. Ang problema, pagka-construction lang ang naging trabaho niya. Kapag sumusweldo siya, nahati yon sa malalaking pangangailangan niya para mabuhay. Upa, pagkain sa araw-araw, at higit sa lahat, pamasahe patungo sa trabaho. Sa hirap ng buhay, bibihira na lamang siyang makapagpadala sa kanila. Hindi naglaon. Nang manawa na siya sa paulit-ulit na ikot ng buhay niya, nagpa siya siyang bumalik sa probinsya. Di hama kasi na mas maayos ang kalagayan niya roon. Bukod sa hindi siya nag-aalala sa pera, marami rin siyang pwedeng gawin kapag walang-wala sila. Malapit lang din ang dagat at meron namang maliit na bangka ang ama niya. May malawak din silang lupain na pinagtataniman nila ng palay at iba pang mapapakinabangang halaman. Sa lugar nila noon, bihira pa lang ang bahay. Yung mga tahanang magkakadikit-dikit, makikita mo lang din sa sentro ng baryo. Milya-milya rin ang pagitan ng bawat tahanan. Ang ganoong sitwasyon ang nagdulot sa iilang pamilyang kapuspalad para maging kawatan. Noong una, naging problema talaga yun sa baryo nila. Pero katagalan, nasanay na rin sila at nalaman na nila ang gagawin nila para maitaboy ito. 5 buwan ang lumipas, nakilala ni Tito Rebby ang kanilang mga katugong nakatira sa dulong parte ng Buena Vista. Madalang lang bumaba ang mga ito, kaya hindi nila yun gaanong kilala. Ang tanging nakakakilala lang sa mga taong yun ay yung tatay nila. Minsan na kasi itong nanirahan sa lugar nito, kaya hindi nito makakalimutan ang mga pangalan at itsura ng kanilang mga kadugo. Kabilang sa mga bumisita noon ay yung lolo ni Tito Rebby. Sa edad niyang 40 anyos, di niya maiwasang magtaka, gawa nang sa isip-isip niya, may lolo pa pala siya. Sa ganung edad kasi, inakala niyang patay na ang lahat ng sinundang henerasyon ng tatay niya. Isipin niyo na lang, pangalawang henerasyon na siya, kaya papaano yun naging posible? Dahil dito, maigi naman niyang pinagmasda ng matanda hanggang sa makita na niya ito. Kung hindi siya nagkakamali, Saturnino ang pangalan ng lolo niyang yon. 2 pandaigdigang digmaan na ang nalampasan nito at yung ikalawa, nakiisa pa sila. Sumapi sa hanay ng mga gerilya ang lolo niya, kaya sanay na sanay itong manirahan sa mga kabundukan. Dahil sa ganun itong karanasan, naisip ni Tito Rebby na uugod-ugod na ang matandang yon. Ngunit pagdating nito sa kanila, bumungad ito sa kanyang malakas pa. Wala pa yung hawak-hawak na tungkod at higit sa lahat nagawa pa nitong makapaglakad ng ilang milya. Matalas din ang paningin ng matanda tapos nakikisabayan din yon sa mga biro kapag nag-uusap sila. Dagdag pa ni Tito Rebby, maamo ang muka ni Lolo Saturnino. Palagi lang itong nakangiti at mapagtatanto mo talagang mabuti itong tao. Ang hindi niya lang noon mawari, bakit nung gabi nung araw na yan, di yun pinatulog sa kanilang pamamahay. Sa halip, pinatira ito ng kanyang ama sa mumunting kubong hindi na nila nagagamit. Dating imbaka ng gulay at palay ang kubong yun, pero kapag tagsibol pa lang ng pananim, di yun gaanong napapakinabangan. Marami rin doon pumapasok na ahas, kaya palagi lang itong nakasara. Dala naman ang kuryosidad niya. Tinanong niya ukol sa bagay na yon ang tatay niya. Di yun umimik noong una, pero sa kakakulit niya, napilitan na yung magsalita. Ayon dito,
hindi niya lang ramdam na patirahin ang mga ito kasama nila. Ang inaalala kasi noon ang kanyang ama, yung mga kapatid niya. Dagdag pa nito na, maliban sa pangungumusta, may ibang pakay din ng grupo ng lolo niya. Kung hindi ito nagkakamali, makikisabay yun sa anihan. Kaya ito napabisita. Nang marinig naman ni Tito Rebby ang sinabi nito, agad naman siyang umalma. Kasi, papaanong malapit na ang anihan? Eh kakatanim pa lang nila noon sa bukid. Ni hindi pa nga umuusli ang binhi. Kaya bakit ito nasabi ng tatay niya? Dahil sa kanyang naging rason, agad naman niyang napansin ang pagkunot ng noon nito, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Basta Reb, huwag ka nang masyadong magtanong. At naalibadbara na ako sa iyo. Matulog ka na. Pagtunan mo na lang ang pansin ng mga ginagawa mo." Nang marinig naman ni Tito Reb ang sinabi nito, minabuti na niyang manahimik. Alam niya kasing kapag tumaas na ang boses ng tatay niya, galit na ito. Kinabukasan, pagising naman niya, nadatnan niya ang mga kasama ni Lolo sa Tornino na masayang nag-uusap sa labas ng bahay. Kasalukuyan na rin nagkakape ang mga ito habang kumakain ng alembong na nabili naman ng tatay niya sa bayan. Nga pala, yung alembong pinuno, tinapayo na may palamang pula. Paborito nila ito dahil sa bukod na masarap ang lasa, hindi rin gaanong makunat yung tinapay. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang pumanhik sa kinaroroonan ng kanyang ina para makapagkape na rin. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon na siyang puntahan ng mga ito para makinig sa kanilang mga pinag-uusapan. Ang buong akala kasi noon ni Tito Rebby, meron lang yung gagawin sa araw na yon. Nataon din kasing maganda ang panahon, kaya hindi malabong magbalak ang mga ito na maligo sa dagat. Yun nga lang, paglapit niya sa mga ito, wala siyang ibang narinig kundi ang mga paksa nito kung papaano pupuntahan ang mga baryong malalapit. May sinasabi rin noon si Lolo Saturnino ukol sa pagkawala ng buwan sa mga susunod na gabi. Kinakailangan umano nila itong mahabol para makauwi sila ng maraming dala. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nanatili namang tahimik ang tatay niya. Di yun umiimik, kahit tinatanong yun ang matanda ukol sa kanyang opinyon. Dahil dito, medyo nakakaramdam na talaga ng kakaiba itong si Tito Rebby. Alam niyang hindi ani o anumang kopra ang nais ng mga kadugo nila, kundi isang bagay na pawang espesyal sa mga ito. Sa pagsapit naman ng sumunod na gabi, matapos ang kanilang hapunan, pumuesto siya sa harap ng bintana. Madalas kasi, tumatambay muna siya roon para tingnan ang paligid. Pampaantok na rin niya ito habang pinag-iisipan ang mga trabaho nila kinabukasan. Ang kaso lang, nang akmang isasarado na niya ang bintana, may nasipat siyang mga taong lumabas sa kubo kung saan nanunuluyan sila Lolo Saturnino. Malayo man ang distansya nito, hindi niya maipagkakaila na tao ang kanyang mga nakita. Dala naman ang kanyang pagtataka, dali-dali naman niyang tinawag yung tatay niya. Ngunit pagdating nito sa kanyang kinaroroonan, wala naman itong sinabi sa kanya. Basta ang ginawa nito, sinabayan lang siya sa pagsilay sa mga taong nakita niya. Nung makalabas na yon sa kanilang lugar, agad naman siya nitong inabisuhang magsara na ng bintana. Iwasan na rin niyang magtagal sa lugar na yon dahil hindi magiging maganda para sa kanila na maabutan pa siya ng mga ito sa ganoong kalagayan. Siyempre dahil sa masunurin itong si Tito Rebby, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Paghiga niya sa kanyang silid, agad naman niya itong inalis sa utak niya. Di niya na yon pinagtuunan ng pansin hanggang sa dumating ang isang araw na may natuklasan siyang kagimbal-gimbal na sikreto ng kanyang mga kadugo. Biyernes ng hapon, nataong nasa bukid ang lahat. Itong si Tito Rebby
umuwi sa bahay nila para kumuha sana ng merienda. Pagpasok niya sa loob, habang naghahanda siya ng dadalhin niyang binangkal at bibingka, may narinig siyang mga kakaibang ungol sa loob ng kubo kung saan nanunuluyan sila tandang sa tornino. Noong una, inakala niyang mga hayop lang ito. Pero habang tumatagal, napapansin niyang parang boses ito ng tao. Dahan-dahang lumilinaw sa kanya ang mga ungol na yan, hanggang sa narinig na niya ang salitang tulong. Paulit-ulit itong gumagambala sa kanyang isipan, at nung hindi niya na yun may ipagsawalang bahala, nagdesisyon siyang puntahan ang kubo. Hindi niya ito binuksan o kung ano. Ang ginawa niya, humanap siya ng siwang na mapagsisilipan. Marami na kasing butas ang bahay na yon dahil sa katandaan nito. Pagsilay naman niya sa loob ng bahay, tumambad sa kanya ang mga malalaking sakong nakasabit sa kisame. Gumagalaw ang mga sakong yon, at sa estado nito, parang may laman yung tao. Habang tumatagal ang kanyang pagsilip, mas dumarami ang mga nakikita niyang hindi kaaya-aya. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang may lumabas na kamay sa isang sako. Pilit nitong hinuhugot ang taling nakapulupot dito, pero maya-maya pa, bigla itong kinagat ng malalaking gagamba na naninirahan sa itaas lang nung kahoy na nagsisilbi nitong sabitan. Nagulat si Kuya Rebby sa kanyang mga nakita dahil yung mga gagambang yon kasing lapad ng kanyang palad. Malalaki rin ang tiyan ng mga ito, malayong-malayo sa mga ordinaryong gagambang nakikita nyo sa gubat. Dahil sa pangangagat ng mga ito, hindi na naiwasang ibalik ng taong yon ang kamay nito sa loob. Wala na rin itong naging pagsigaw, indikasyon na mas iniinda na nito ngayon ang natanggap nitong lason. Matapos naman niya yung masaksihan, agad naman siyang lumabas ng kubo. Yung mga dala niyang merienda, nalaglag na rin sa lupa pero naglakas loob siyang balikan ito. Alam niya kasing itatanong yun ang kanyang ama sa oras na bumalik siyang walang dala. Pagkaraan pa ng kalahating oras, naglakas loob si Tito Rebby na bumalik na sa bukid. Inaasahan niya kasing kanina pang naghihintay ang mga ito, kaya hindi na dapat siya mahuli ng dating. Hindi naglaon, nang masipat naman siya ng tatay niya na naglalakad, agad naman siya nitong sinigawan habang nagmamadali itong sumasalubong. Sa tono ng pananalita nito, alam niyang medyo irritable na yon. Inaasahan naman niya ang ganoong bagay, lalo pat matagal-tagal din siya bago nakabalik. Paglapit naman nito sa kanya, hindi naman yung nagdalawang isip na hablutin ang mga merienda niyang dala. Saan ka ba pumunta? Kanina pa kami naghihintay sa'yo rito, Rebby. Di ba sabi mo, sandali ka lang? Ano nangyari? Galit na wika ng tatay niya. Nang marinig naman ito ni Tito Rebby, hindi na siya nakaimik. Ang pagtingin niya kasi noon kay Lolo sa tornino, sapat na para makaramdam siya ng kilabot sa katawan niya. Sa mga oras na yon kasi, alam niyang ang matandang yon, may itinatagong kakaibang sikreto sa kanila. Gayunpaman, para makaiwas sa anumang uri ng usapin, sinarili na niya muna ang kanyang mga nakita. Balak niya noon sabihin ito sa tatay niya pag alis ng mga kadugo nila. Ang problema, aabutin pa ng 2 linggo bago yon umalis. Sa isip-isip ni Tito Rebby, hindi na niya kakayaning manatili ang mga ito ng ganoong katagal. Gustong-gusto niya na noong umiwas kay Lolo sa tornino, pero anong magagawa niya? Wala naman siyang mapagpapalagihan maliban sa bahay nila. Dumaan pa ang maraming gabi. Mas lalong dumami ang mga kakaibang bagay na kanyang nasisilayan. Dapit hapon pa lang noon, pinagkukumpulan na ng napakaraming uwak ang kubo nilang yon. Makailang beses din niya itong naitanong sa kanyang ama pero wala itong naisagot. Ang sabi lang nito sa kanya, baka naligaw lang umano ang mga ibon na yon sa lugar nila. Nang marinig naman niya ang tungkol dito,
Medyo ipinagtaka naman niya ito. Hindi niya kasi lubusang maintindihan kung bakit parang ipinagsasawalang bahala lang ng tatay niya ang lahat ng mga bagay na nakikita niya. Sa totoo lang pinuno, sinubukan ni Tito Rebby na sumabay sa agos ng pamumuhay nila, pero di talaga niya kinaya. Maliban kasi sa mga ibon at iba pang mga hayop, nakakalanghap na rin siya ng kakaibang amoy na nagmumula sa kubo. Bibihira na rin niyang masilayan sila Lolo Saturnino na parang meron itong pinagkakaabalahan. Diba, malapit lang yung bahay nila sa kubo. Kung tutuusin, pwede itong puntahan ng tatay niya. Pero ang nakakagulat, hindi ito gumagawa ng ganoong hakbang. Naghihintay lang yon sa kanilang tahanan na bisitahin ng matanda at ng kanyang mga pinsan. Isang linggo ang dumaan bago umalis ang mga ito. Nagpatuloy pa rin ang ganoong pangyayari hanggang sa kalaunay bigla silang binisita ng mga taong armado ng mga armas. Galit na galit ang mga itong sumugod sa kanila na parabang may hinahanap yung mga tao. Pagtanong naman doon ang kanyang ama, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa mga aswang na gumagambala sa baryo. Natukoy nilang huling dinapuan nito at yun ay walang iba kundi ang bahay nila Tito Rebby. Paglahad naman ng lalaki ng mga katagang yan, bigla naman sila nitong tinutukan ng baril. Pilit sila nitong pinapadapa sa lupa habang paulit-ulit sila nitong tinatanong kung mga aswang ba sila. E siya naman noon, panay na ang pagsagot dahil wala namang katuturan ang sinasabi ng lalaking yon. Nabanggit din niyang wala silang kinalaman sa mga ganoong uri ng nilalang dahil unang-una, takot din sila sa mga ito. Nang marinig naman yon ng lalaki, sa halip na mangulit pa, nilapatan sila nito ng bawang at asin sa likod. Wala namang naging epekto yon sa kanila. Kaya nung mapagtanto ng mga itong totoong tao sila, doon na sila nito kinalagan. Ang problema lang, habang nagkakaroon ng komosyon sa labas, di napansin noon nila Tito Rebby ang paglabas ng grupo ni Lolo Saturnino. Galit na galit yung tumitig sa mga kalalakihang yon, na kalaunay na agaw naman ito ang atensyon ng grupo. Unang tingin pa lang sa kanila nung lalaking nagpadapa sa kanila, alam na nitong yon ang kanilang pakay. Walang sabi-sabi, agad naman nilang kinasa ang mga tanga nilang baril, kasabay ng walang habas nilang pagpapaputok sa mga ito. Yung iba sa mga kadugo nila, nakatalon at nakatakbo pa, pero itong si Lolo Saturnino na natili sa kinatatayuan niya. Itinaas lang nito ang kanyang kaliwang kamay at sa maniwala man kayo o hindi, lahat ng balang papatama sana sa kanyang katawan biglang tumigil sa ere hanggang sa bumagsak na lang ito sa lupa na parabang may tinamaan itong hindi nakikitang puwersa. Ngunit kahit napigil niya ang mga bala ng armas na yon, may mangilan-ngilan pa rin sa mga ito ang nakatagos. At ang mga balang hindi napigil ni Lolo Saturnino, tumama sa mga kasama nito. Huli na nang malaman ng matanda na ang mga bala pa lang yon, kargado ng mga pangontra laban sa uri nila. Sa sobrang galit nito, biglang nandilim ang kalangitan, kasabay ng pag-atungal niya gamit ang nakakapangilabot na tinig. Si Tito Rebby nga noon, muntik nang mahimatay pagkarinig niya sa tunog na yon. Ang mga armado namang lalaki, napilitang kumaripas ng takbo para tumakas. Sa pagkawala naman ng mga ito, dali-daling tinulungan ng matanda ang mga kadugo nitong tinamaan ng bala. Tatlo sa pinsan ng tatay niya ang malubha noong nasugatan, dahilan para hindi na yon maabutan ng gabi. Maililigtas pa sana ito ni Lolo Saturnino kung naabutan yon ng dapit hapon. Pero wala talaga. Yung mga tinamo nilang pinsala sa likod at dibdib, sapat na para magdusa sila ng ilang minuto. Kahit nakita niyang lumalaban ang mga ito, napansin niyang parang may nagpapalala sa mga sugat nitong natamo. Ang ganoong pangyayari ang mas nagpabilis sa buhay ng pinsan ng kanyang ama. Sa pagsapit naman ng gabi, dala ng galit ni Tandang Saturnino,
hindi yun nagdalawang isip na pahandain ang mga natitira nitong nasasakupan. May nakuha rin silang mga sako sa loob ng kubo na animo'y gagamitin nila pambawi sa mga taong pumaslang sa mga kadugo nila. Sa kasagsagan naman ng paghahanda ng mga ito, naratili sa loob ng kanilang tahanan ng kanilang pamilya. Ultimo yung tatay niya, hindi talaga nangahas na lumabas. Tahimik lang silang nagmasid sa isang maliit na siwang habang hinihintay ang pagbukas ng mga sakong kinuha nito sa loob. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makahanap naman ng pagkakataon nitong si Tito Rebby, doon na niya inilahad ang mga nasilayan niya. Tinanong na rin niya noon ang tatay niya ukol sa paniniwala niyang totoong aswang ang mga kadugo nilang yon. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman itong nagawa kundi umamin. Pagbaling nito sa kanya ng paningin, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng, "Tama ka anak, aswang nga silang lahat. Pero anong magagawa natin? Mga kadugo natin sila. Tayo lang din ang kanilang nalalapitan dito kapag kinakapos sila ng pagkain. Hayaan mo lang sila anak, alis na rin naman yan sila. Tsaka mas mainam ng ganito kesa tayo pa ang sumuway at kumalaban. Tandaan mo, higit na mas mainam ang pakikipagkaibigan sa mga makapangyarihan." Nang marinig naman ni Tito Rebby ang sinabi nito, doon niya naunawaan kung bakit gano'n ang kinikilos ng tatay niya. Aminado naman kasi siyang hindi nila kaya ang mga kadugo nilang yon kung labanan ang pag-uusapan. Dagdag pa niya na mas mainam ngang gano'n nang sa gayoy wala silang gaanong isipin. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman silang napatahimik nang masipat nila ang mga taong inilalabas mula sa sako. Akala niya papalayain ng matanda ang mga biktimang yon. Pero pagtayo na pagtayo ng mga ito, bigla nila itong pinag-uundayan ng saksak sa may bandang dibdib. Dahil sa bilis ng pangyayari, parang mga baboy na humandusay sa lupa ang mga biktima. Di pa nakontento ang mga ito, ginilitan pa nila yon ng liig. Matapos nun, inilubog nila ito sa kumukulong kawa at paghango nila, agad nila itong tinanggala ng balat. Parang mga gutom na hayop din nila yung nilapa, hanggang sa buto na lamang doon ang natira. Sa kabuuan, tatlong tao ang namatay noong gabing yon. Nang busog na ang lahat ng kadugo nilang aswang, inutusan ito ni Lolo Saturnino na hanapin yung mga taong pumatay sa kalahi nila. Hindi nila papalagpasin ang mga nangyari at kahit magtago pa ang mga ito sa kasuluk-sulukan ng mundo, hahanapin nila ito. Pagkarinig naman ng mga nilalang ng utos, parang mga kabog naman yung lumipad papalayo. Nang si Lolo Saturnino na lang din ang natira, saksing buhay si Tito Rebby, kung papaano niya yun masilayang magpalit anyo bilang isang dambuhalang kalabaw. Ang hininga ng nilalang ngayon, parang nag-aalab na usok. Nanlilisik din ang mapupulang mga mata nito at meron itong anim na sungay sa ulo. Pagtakbo naman ng nilalang na yon, bigla itong naglaho matapos itong balutin ng kadiliman sa katawan. Hindi niya mawari kung saan yun pumunta dahil yung mga yapak nito, hindi na niya nasundan pa. Ang mas ipinagtataka rin niya, wala siyang nakitang anumang bakas ng kalabaw na yon. Dumaan ang ilang oras, nagpatuloy ang katahimikan sa kanilang bahay. Akala noon ni Tito Rebby, hindi na babalik ang mga ito. Yun nga lang, pagpatak ng alas tres, muli na namang nagkagulo sa bahay nila. Yung mga manok na alaga ng tatay niya, biglang naging aligaga at kalaunay panay na ang pagsiliparan. Hindi naglaon, dumating na nga ang mga kadugo nilang aswang. Kagaya nung una, may mga bitbit din yung malalaking sako. Nasa walong sako ang dala nito at bawat sakong yon may gumagalaw sa loob. Hindi rin nila maipagkakaila ang mga tinig na humihingi ng tulong, ngunit wala naman silang magawa para mailigtas ang mga ito.
Kalaunay nang maipasok na yon ang mga nilalang sa loob ng kubo, dumating na rin si Lolo Saturnino. Taliwas sa mga kasama nito, hindi nito isinilid sa sako yung mga taong nakuha nito. Kagat-kagat niya lang yon, habang pilit pa itong nagpupumiglas. Pagluwa naman niya sa mga ito, agad naman yung ipinako sa lupa ng kanyang mga kasama gamit ang matatalas na tipak ng kahoy. Dahil sa kanilang ginawa, walang patid namang sumigaw ang taong yon, buhat sa sakit na kasalukuyan itong nararamdaman. Ngunit kahit anong gawin itong paghingi ng tulong, sadyang walang nakakarinig sa mga daing nito. Maya-maya pa, nang medyo mawala na yon ng lakas, doon na ito tumahimik. Ang tanging nagawa ng taong yon, maghabol ng hininga habang patuloy sa pag-iyak. Bagaman wala ng lakas ang katawan, hindi pa rin ito nanawang magpumilit iligtas ang kanyang sarili. Pagsilay naman ni Lolo Saturnino sa ginawa ng taong yon, agad naman niyang tinadyaka ng ulo nito, sabay wika roonang, "Maunawaan pa sana namin kung nagbibintang lang kayo. Ba't niyo pinatay ang mga kamag-anak ko? Sigurado ba kayong kami ang bumiktima sa pamilya ninyo? Sa dinami-rami ng aswang dito, wala kayong karapatang mambintang." "Pare-parehas lang kayong lahat. Mga demonyo, mga salot, mga mamamatay tao." Sabat naman ang lalaki. Nang marinig ito ni Lolo Saturnino, sa halip na buhay niya pa ito, hindi na siya nakapagtimpi pa. Ilang segundo lang ang lumipas, humaba ng dalawang dangkal ang kuko niya na siya namang dali-dali niyang itinarak sa bungo nito. Tagos hanggang noo ang talim ng kukong yan, dahilan para agarang mamatay, yung lalaking sumabat. Matapos ang mga pangyayari, kinaladkad niya ito papasok ng kubo. Paglabas naman ito, agad yung lumapit sa bahay nila Tito Rebby, sabay lahad ng tungkol sa kanilang pag-alis, pagsapit ng bukang liwayway. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, hindi na sila roon sumagot. Dala na rin siguro ng takot, kaya kahit gising sila, nag-akma silang tulog. Kinaumagahan, alinsunod sa habili ng matanda, hindi na nga nila yon nadatnan. Ipinagpasalamat naman yon ng tatay niya, lalo pat wala na silang aalalahanin pa. Alam niyo, Pinuno, dahil sa pangyayaring yon, nagdesisyon si Tito Rebby na umalis na sa lugar. Ang problema, matitigas ang ulo ng mga magulang niya. Nanatili pa rin yon doon, at siya naman, piniling magpakalayo na. Ilang taon pa ang lumipas, kahit malayo na si Tito Rebby, daladala pa rin niya ang nakakakilabot niyang nakaraan sa kanilang probinsya, lalong-lalo na noong bumisita ang mga kadugo nila na pinamumunuan ni Lolo Saturnino. Okay. Opinyon ko sa kwento. Pasensya na kayo ha, wala tayong upload kahapon. Pero ngayon magbabawi tayo. Twice tayo ngayon dito kay Pinuno, tapos kay Anghel may isa tayo. Masosorpresa kayo kung bakit hindi tayo nag-upload kahapon kasi meron tayong bagong iaalok, pero tsaka na natin pag-usapan 'yun. Dito muna tayo sa kwento na 'to. Alam ko karamihan sa inyo nagtataka no, kasi bakit yung side nila Lolo Saturnino eh purong mga aswang? Tapos itong side nila Tito Rebby eh mga pangkaraniwang tao lang. Pwede sigurong kapatid ng magulang nila. Gets nyo? Si Lolo Saturnino may kapatid yun na ordinaryong tao. Tapos ang pinasahan ng bertud ng mga magulang nung lolo nila eh itong si Lolo Saturnino. Tapos itong kabilang side na natiling mga normal na tao lang. Tapos dito nahihilera sila Tito Rebby, yung pamilya nila. So lahat ng mga magiging kamag-anak ni Lolo Saturnino, lahat ng nasa sanga niyan, lahat ng nasa baba niyan, kumbaga siya yung ugat ng family tree, lahat ng tutubo ron purong mga aswang. Sa kabilang side naman, lahat ng tutubo ron purong mga tao. Choice na lang siguro nila Tito Rebby
kung hihingi sila ng bertud o magpapasakop sila dito kila Lolo Saturnino. Pero sa tingin ko naman, yung tatay ni Tito Rebby, ayaw. Diba? Kasi kung tutuusin, lolo niya yun eh. Diba? Tapos, pwedeng-pwede siyang pasahan nun anytime. Hindi naman yan mauubusan ng bertud eh. Marami yan. Kasi nga, kita ninyo, angka ng aswang yung nasa side ni Lolo Saturnino. So, siguro yun lang. Ayaw nila talaga maging aswang. Pero itong kabilang side, purong mga aswang to. Overall, masasabi ko sa kwento, nakakatakot to. Lalo na kung tayo yung nasa sitwasyon ni Rebby, tapos hindi natin alam na yung kabilang side pala ng pamilya natin eh, purong mga aswang. Pero may sense din yung sinabi ng tatay niya na okay nang makipagkampi sa mga malalakas kaysa sila nga naman yung daragin. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.